before this video, dahil commentaries tayo, magbibigay tayo ng comments or ng reaction sa latest film ni Direk Dari Liap na Pornstar 2, ang pangalawang putok. Siguro unang pulot ko dito is yung linya na buhay ang puhunan, hindi lang katawan. Hindi lang katawan yung ipapakita dito, kundi merong buhay. Tapos napag-usapan yung sa bagong book ni Alma Moreno, which is yung Alma Matters as a Matter of Fact. So, ang ganda nun, napaka-natural nung eksenang yun. Yung bed scene, di ba yung sex scene, pwedeng gawing art. What's up, people of the Philippines? And hello, online world! This is Prince Jaser, ang prinsipe ng mga marurupong! Yay! We're back, mga kamaro! And for this video, dahil commentaries tayo, magbibigay tayo ng comments or ng reaction sa latest film ni Direk Dari Liap na Pornstar 2, ang pangalawang putok. Starring Aramina, Alma Moreno, Rosana Roses, and Mawin Taylor. At syempre, may mga bagong artista na nilaunch ulit si Direk Dari Liap. Gusto kong i-share sa inyo, mga kamaro, sa videong ito, yung syempre kung paano kumilos yung pelikula sa buhay ko, kung ano yung mga pulot ko dun sa pelikula. So, unang-una na, mga kamaro, yung ambience na ng Pornstar 2, talagang para ako talaga ako nanonood pa rin nung unang Pornstar. Talagang andun pa rin. Kumbaga, makikita mo talaga na ito ay sequel ng Pornstar 1 na ipinalabas nung January 2021. Na kung saan, ito yung pelikula nung nilaunch nila yung Viva Max. Kung hindi ako nagkakamali, mga kamaro, ha? So, wag natin patagalin ito, mga kamaro. Pag-usapan na natin kung ano nga ba ang Pornstar 2, ang pangalawang putok, written and directed by Dari Liap. So, unang-una, siguro unang pulot ko dito is yung linya na buhay ang puhunan, hindi lang katawan. Kasi, di ba, marami ako nababasa na mga, lagi naman eh, kumbaga parang kumapansin ninyo sa mga reaction video ko talaga, hindi nawawala yung mga bashers, yung mga nagko-comments na mga hindi magaganda about sa film. So, itong sinabi dito na buhay ang puhunan, hindi lang katawan. Kasi sabi ng mga nababasa ko sa mga comments na parang, dapat pang porn site yung pelikula, 'di ba? Parang hindi pet sa mga bata. Marami na nahusgahan kaagad yung pelikula, na which is lagi naman, parang always naman na ganoon ang nangyayari sa mga pelikula ni Direk Dari Liap, na nahuhusgahan kaagad yung kanyang pelikula dahil lamang sa mga trailer, sa mga teaser, o kaya sa mga title pa lang, sa mga poster pa lang. Natunay nga na buhay ang naging puhunan ni Direk Dari Liap dito sa pelikulang ito. Yun yung naging dating sa akin, mga kamaro, na hindi lang katawan yung ipapakita dito, kundi merong buhay. Meron siyang gustong mensaheng iparating sa mga tao na kung papanoorin mo siya, diba, kung hindi mo siya agad husgahan, talagang makikita mo na yung ganda ng buhay, yung ganda ng mensahe, yung inspirasyon, yung motivation na gustong ibigay nung sumulat, which is si Direk Dari Liap. Grabe. Grabe talaga. Na wala naman duda. Basta gawang Dari Liap, makisig, malupit, talagang magigigil ka talaga kapag gawang Dari Liap talaga yan. And then, gustong-gusto ko yung eksena yun sa Alma Mater scene. Yung nagpapamasay ata sila nun, tapos napag-usapan yung sa bagong book ni Alma Moreno, which is yung Alma Matters as a Matter of Fact. So, ang ganda nun, napaka-natural nung eksenang yun. Yung, alam mo yun, kung paano magbiruan si Rosana Roses at si Alma Moreno, sobra ako natatawa nun. Kasi parang sa isang pelikula talaga, o kahit sa mga teleserye, di ba, kapag napapanood mo ay natural yung mga umaarte, talagang madadala ka rin eh. At kumbaga parang magaan mong tatanggapin yung mga eksena, yung pelikula na yon or yung teleserye na yon. Tapos, gusto ko rin makilala yung researcher. Direk Dari Liap, researcher reveal naman dyan. Sino ba yung researcher ng libro na Alma Matters? Gusto ko makilala yan.
Wala, ano sa akin yun, pasok na pasok sa akin, check na check sa akin yung researcher na yun. Kung sino ka man, gusto ko tamamit. Then, ang ganda rin nung sinabi ni Rosana Rosas na yung bed scene, di ba, yung sex scene, pwedeng gawing art, which is true. Na ito yung pinakita dito sa Porn Star 2. Di ba, na parang may mga bed scene, may mga sex scene, pero makikita mo kung paano ito ginamit ni Direk Daryl Yap para maging art, para sa ikagaganda ng pelikula, para mas maiparating kung ano yung mensahe ng pelikula. Lagi naman yung sinasabi na ito yung totoo, ito yung tunay na nangyayari, di ba, na kailangan matanggap natin eh, na hindi dahil lamang sa nakahubad, di ba, hindi lamang sa pagpapakita ng mga private part ng isang lalaki o ng isang babae, kundi makita natin na bakit ba ito inilalagay. Diba, for the sake of art, hindi lang naman para lang ipangalandakan lang, kasi hindi naman ito porn. Kumbaga, ito isang pelikula na may magandang mensahe na kailangan lang gumamit ng katong mga bagay para mas maiparating na maayos yung mensahe sa mga manonood. At pasok na pasok doon yung linya nga ni Miss Rosana Roses na yung sex scene ay pwedeng gawing art. Then gusto ko rin yung part na may history nung sa mga iba't ibang uri ng mga ng mga sayaw, na doon pa lang hindi ko kasi alam yun, sa bandang dulo natatalakay yung nakaraan, na ito yung mensahe ng ng pelikula, pero doon pa lang sa sayawan pa lang kung paano inintroduce yung iba't ibang uri ng sayaw ng mga Pilipino, di ba, yung mga folk dance. Sobra, ang ganda nun, ang perfect nun sinayang, yung gustong-gusto ko siya. Kumbaga parang nakatulong siya para, alam mo yun, para mag-educate din ng mga tao about sa ating culture. So perfect yun. At hindi lang siya basa-basa nalagay doon. Talagang nagamit siya para mas lumutang yung mensahe ng pelikula. Tapos dun sa mga sex scene, gustong-gusto ko yung soundtrack doon. Ang ganda, parang Rosas ata yung title nun. Tapos ang kumanta ay Magnum 7. Wala. Pasok na pasok yung kanta dun sa sex scene na pinapakita. Sobrang ang ganda, ang perfect ng pagkakagawa. Makita mo yung art, makita mo talaga na hindi ka malilibugan eh. Parang mas ma-appreciate mo, para makikita mo doon kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao na pinili yung ganitong profession, yung ganitong trabaho na tunay nga, di ba, na wala tayong karapatan para manghusga. Sabi nga eh, na ito talaga yung pinakapulot ko sa pelikulang ito, na huwag mong bilangin yung dumi niya sa muka. Huwag mo rin siyang unahan na punasan, di ba? Ipakita mo sa kanya na may dumi ka rin sa muka. At hindi ito kabawasan. Sabi yun sa Alma Mater, sa libro ni Alma Moreno, na sana maipublish na, no? So bibili ako niyan, kapag napublish yan, bibili ako niyan. So baka naman. So ang ganda nun, lalo na yung nagkaroon ng mga confrontation na ando na sa pinaka-rurok ng pelikula. Sobrang ganda yung nagkaroon na ng confrontation, yung apat na baguhan at yung apat na sila Aramina. Talagang grabe, grabe yung emotion doon, grabe yung, alam mo yun, parang, oo nga, para ito sa mga tao panghusga, para ito sa mga tao na tinitignan palagi yung nakaraan ng isang tao. Basta, mga Kamaro, sobra, sobrang ganda, isa ito sa magagandang pelikula ni Direk Daryl Yap for this year 2021, na talagang pinantayan talaga yung Porn Star 1. And then mga Kamaro, siguro yung pinakagustong-gusto ko dito, na feeling ko parang wala itong script, na talagang parang natural na kwentuhan lang ito. Yung kapag pinag-uusapan ng apat, yung mga pelikula nila, yung mga experience nila, yun, ang ganda nun, sobra pala. Basta parang ako na, actually parang parang first time kong makakapanood ng ganitong pelikula. Kung ganito man yung atake dun sa Porn Star 1, hindi ko napansin yun. Pero ngayon, dito sa Porn Star 2, napansin ko na parang yung presko, yung sila sa table na nag-uusap sila, parang napaka-natural. Feeling ko talaga walang script yun. Tama ba ako, Direk Daryl Yap? Feeling ko talaga walang script yun, na parang may guide lang siguro, may pattern lang kung paano mangyayari yung eksena ngayon. Pero ang perfect nun, para sa akin perfect yun.
gustong-gusto ko yun, para lang ako nakikinig, at ibang flavor yun. Ibang atake sa pelikula yung ipinakita dun sa Pornstar 2 sa ganung sistema, dun sa ganung sequence, ang perfect nung. Gustong-gusto ko talaga yun. Wala, parang ang natural eh. Iba kapag natural talaga. Iba kapag natural talaga yung pinapanood mo. So yun lang naman mga Kamaru para sa akin. Wala akong masabi na hindi maganda sa pelikulang ito. At kung ikaw, na hindi mo pa napapanood itong Pornstar 2, panoorin mo na sa Viva Max. 149 pesos lang, ma-avail mo na for 1 month. Oh, wow! Sponsor yan! Kaya mga Kamaru, panoorin nyo na at supportahan natin ang pelikulang Pilipino. Big kudos again kay Direk Daryl Yap at syempre sa mga actor, sa mga staff, sa lahat-lahat ng bumubuo ng Pornstar 2. Saludo ko sa inyo. Mahusay! Saktong-sakto yung last song ninyo, yung nanggigigil, dahil nanggigigil ako sa pelikulang ito dahil sobrang inspirational. Talagang meron kang matututunan, meron kang babaunin after mong panoorin yung pelikulang Pornstar 2, Pangalawang Putok. Bago matapos mga Kamaru ang video ito, kukunin ko na rin opportunity para imbitahan kayo. December na mga Kamaru, birth month ko, so baka naman pagbidyan nyo na ako. So may 3 kayong dapat abangan sa akin for this month of December. So unang-una na nga dyan, this coming December 10 na po ang aming virtual concert ng Theater of Love para sa aming 10th year anniversary. 10Q Katol, a virtual concert. Mapapanood nyo po yan sa Facebook fan page ng Theater of Love at syempre sa aming YouTube channel at Theater of Love na makita ninyo sa screen nyo ngayon. Ayan, nakakita nyo yan dyan. So, sana po ay panoorin nyo yan sa ganap na 10:10 p.m. At syempre, may mga pag-giveaways din kami dyan. So, kung paano, malaman ninyo sa mismong araw. At sa darating na December 15, mga Kamaru, ay mapapanood nyo na po ang aming last na short film for this year, 2021. Walang iba kundi ang Sana Ngayong Pasko. So, mapapanood nyo naman po yan sa Mata sa Lente Facebook fanpage at syempre, dito sa aking YouTube channel. Ang Sana Ngayong Pasko ay isang kwento na kung saan ipinapakita sa atin na sana ngayong Pasko ay regaluhan natin yung mga sarili natin ng pagmamahal sa sarili. Kasi minsan nakakalimutan na natin, mas abala tayo sa pagbibigay ng pagmamahal sa ibang tao na dumating na tayo sa punto ng buhay natin na ubos na tayo. Again, Sana Ngayong Pasko, December 15, 6:30 p.m. And last mga Kamaru, panoorin nyo po ang aking episode si Investigador, December 18, 2021 sa GMA7. Hindi ko lang alam kung anong oras si Investigador. So sana pa panoorin nyo yan dahil ako po ay gaganap na kapatid ng isang artista, yung biktima dito sa kwento ng Investigador. So please, 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 please watch nyo po ang Investigador sa GMA7. So yun lang mga Kamaru, maraming salamat at inaasahan ko ang suporta ninyo. And bye! 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 Muli ako ang prinsipe ng mga marupok, sabing kung marupok ka, parehas tayo. Bye!